cut po ako ng dalawang 42.5 cm para po sa gilid tsaka po sa taas at baba. Puputulin po sa tamang sukat. Pinuputulan po, yun po ilalagay natin sa baba, sa taas at taas. Bali po dalawang piraso yan. Pinagtabasan kanina, yun po gagawin natin shell. Bali po tatlong piraso. Puputulin po natin sa tatlong piraso. Puputulin naman po natin para po sa ilalim ng baseball. Ika-cut naman po natin yung backboard. Ika-cut naman po natin yung punlapad. Pinat po natin sa lakot ng sukat. I-assemble na po natin yung cabinet. Sabit na po natin yung backboard. Kakat naman po tayo para po sa pinto. Dalawang piraso po yan. Puputulin na rin po natin sa sakto pong sukat. Nalagyan naman po natin ng groove yung ilalim po ng flyboard para po yung pong kisilbing guide para po sa ikarabit nating guide po sa ilalim. Gagamitan po natin ng router para po natin malagyan ng groove. Ayan po, malagyan na po natin ng groove. Check po natin kung wala pong sabit. Okay naman po. Wala naman po sabit, kaya po patuloy lang po natin. Ngayon po, ilulubog naman po natin yung isang plate ng ating roller para po ito umadjust po yung isang pinto natin sa gabandang loob para po hindi sila magdikit. Iagayak naman po natin yung ating gawag para po sa salamin. Salamin po yung gitna na yan. Iagayak lang po natin sa 2 inches yung frame po, paikot. Kaya po gagamitan po natin ng malaki pong router para po makikabit natin yung ating salamin.
Shout out po pala sa nagpapayakan po sa atin ng mga tools, kay Tara E. Castillo Embuscado. Maraming salamat po. Ngayon po, lalagyan po natin yung epoxy yung paikot nung tinabas na po natin pinto. Yan po yung may group sa likod. Bago po natin butasin, kailangan po lalagyan po muna natin ng epoxy AMB para po tumibay na po siya. Gamitan ko po ng acryl thinner, pwede rin pong lacquer thinner. Hinahalo ko po sa epoxy AMB para po maging madulas si pahid. Epoxy yung mga gilid. Lagyan na po natin ng maayos para po madaling biyahin. Epoxy at nalihan na rin po natin. Buktasan na po natin para po sa salamin. Ito na pong table saw ginamit kong pambutas para po mas madalian ako. Pwede rin naman pong circular saw or jigsaw.
sa harapan. Antik ng harapan. Yung mga hitlat-hitlat ng konto. Pero okay naman. Ito yung pinakaligod. Nakita nyo po yung pinakaligod ni Iwan. Lalagay na lang po natin yan. Natira na yan. Yan po yung lalagyan natin ng salamin. Kaliit na po. Salamin po ang kapatibay dyan. Kapatigas. Minsan naman po. Ako ng flyboard yung pinagtabasa tapos po liha may ganitong liha ginagamitan na yan pero matalim pa tapos po dinigit ko ng rugby ang talim po kasi gamitin to sulo ko. Makuha ito pa ito. Lagyan po natin ng stopper. Palagay po nito. Ito, kung makita nyo po yung Allen wrench. Ito po yung nasa likod ng relays. Ito po yung nasa labas. Paganyan po. So, ito pong screw na rin. Ay yung ito pong tornillo na to. Sa yung Allen wrench po na to. Ito yung pagdadaan sa likod. Yun. Bali po ang Allen wrench po nandiyan. Abit po
tulad kayo. Kasi natin din. Sliding door na cabinet para po sa kumpas sa kitchen. Po ng kitchen. May salamin na po yan. Maganda na kung bumulo yan. Ibigat na po yung pinto. Yung pumagaan eh. Kaya medyo may kaltagal-tagal yung hante. Okay na siya.